Ako po si Julio Biala, 58. Mahirap kang makaahon sa mas lalong lulubog ka kung panay ang gagamitin mo sa pagsasaka utang. Kasi alam mo yun na ang panahon, minsan may dumadaan na kalamidad, mas lalo kang lulubog kung nadadaanan ka ng mga ganun. Dito sa amin yung pinakamalakas na bagyo na lahat ng malapit ng anihin na palay namin at saka mayroon pa na ani na inanod ng baha. Mahirap ang komersyal. Mula itananim hanggang sa pag-harvest, hanggang sa ibibinta mo, talagang malaking kikitain sana kung ikaw na sanang kakamay doon. Ang mahirap doon, yung panay, hindi mo kayang anuin yung ilan hektarya, di kukuha ka ng susiduhan mong kasama mo, ganun lang yun. Ang daming mga grower na nainganyo namin na nagtanim, iniwanan ni nila yung dating tinatanim nila, itong gustong-gusto na nila itong dimcon. Dahil din sila kumita. Dito sa dimcon, nagtatanim na kami nito, tapos kalukuyan pa nag-aaraw pa yung tatlong anak namin. Diyan sila nakapagtapos. Yung panganay ko nakapagtapos ng marine engineer na sumasakay na rin ngayon. Ngayon, yung pangalawa, kumuha rin ng civil engineer. Tapos na rin. Tapos yung isa, yung babae, pangatlo, yung babae, political science. Medyo malaking gagastusin. Natapos na yung political science, gusto yung ipagpatuloy sana. Parang hindi ata kaya, kaya kung sana itong tinatanim namin na ganitong GM corn, pagpapatuloy pa sana para baka sakaling madagdagan pa niya yung pag-aaral niya, yung bunso namin na babae.